guys, it's me again, Mari Chris, and I'm back again with another video. And for this video, magta-third Q&A video ulit tayo. And ang topic natin today is about family. So, let's get started. Gigilid na lang ako at ilalagay ko ulit yung mga tanong nila dito para mabasa nyo din at kung totoo bang galing talaga sa kanila yung mga tanong. And first question is galing kay Jelly Ann Rabina. Kotang-kota na to sa YouTube channel ko eh. Very supportive ang baby. Ang first na tanong niya, kasi dalawa yung tanong niya guys, may kapatid ka po ba? Yes, may kapatid ako, bunsong kapatid, lalaki, si Jake Marky Cabanit. And sa last na tanong niya is complete family or broken family? Complete family po kami. Thank you sa tanong and shout out sa iyo, Jelly. Ang susunod na tanong ay galing kay Ella. Ilan po kayong lahat and ano yung mga bonding namin palagi? Dahil wala yung magulang ko dito sa ibang bansa, ano daw, hindi ko rin nagets yung sinabi ko. Wala dito yung magulang ko sa Pinas. So, pag umuwi lang sila, dun lang kami nagbabanding. Lumalabas kami, kumakain sa labas, ganyan. Pumupunta sa kung saan-saan, kung saan namin gusto, kung saan ang napag-usapan. And ilan kaming lahat, dalawa kaming magkapatid, kasama na yung dalawang magulang ko. Apat kami. And shout out sa iyo, thank you sa tanong. Galing naman kay Julia. Ano yung pinakamabigat na problema yung kinharap nyo ng family nyo? Ano nga ba? Kailangan ko pa bang i-share dito yung about sa pinakamabigat? Pinakamabigat kasi feeling ko wala pa... Hindi ko alam sasabihin ko kasi dami rin namang problema na dumadating sa pamilya namin. Kaya hindi ko rin ma-identify kung alin ang pinakamabigat dun. And siguro i-share ko na lang yung nung New Year. Nung dalawa lang kami ata ni Mama nun. Sumalubong ng New Year nun. Ewan ko din kung nasan yung kapatid ko nun eh. Dalawa lang kami sa Ilocos, ginanap yun. Wala yung tatay ko. Alam na yung mga tatay-tatay, ganyan. Kaya yun, hindi siya mabigat, pero masakit lang. Kasi dalawa lang kami ng nanay ko na nagsalubong ng New Year nun. The exact of 12 a.m. Yun, January 1. Hindi naman pinamabigat, pero yun yung isa sa naaalala kong problema na nangyari this year. And proceed na tayo sa next. Thank you sa tanong mo, Julia. And next question is galing naman sa tatay ko. Ayan, alam nyo na yung pangalan ng tatay ko. Ilalagay ko dito yung tanong niya dito. And paano mo ipaparamdam sa pamilya mo kung gaano mo sila kamahal pero nasa ibang bansa sila? Paano nga ba? Tinatanong ko na naman sa inyo. Ako dapat sasagot nito eh. Ipaparamdam ko sa pagrespeto sa kung sinong nag-aalaga sa amin dito, ganyan, sa pagmamahal. Hindi man nila ramdam, hindi man nila kami nakikita, pero yung pagrespeto sa kanila, na kausapin natin sila araw-araw, ganyan. And bigyan natin sila ng time kung di tayo busy, kasi andun sila sa ibang bansa para paghirapan yung mga bagay na gusto nating makamit, gusto nating makuha. And yung mga luho natin sa buhay, sa kanila galing yun. Hindi yun basta-basta na pinulot na lang na nakakita sila ng kunyari 1 million, tapos binili na yung gusto mo. Hindi naman ganun kadali yun. Pinagtatrabahuhan lahat ng bagay, lalo na pag yung magulang mo ay nasa ibang bansa. Yun. Thank you sa tanong, Papa. Shout out sa iyo. And may pahabol palang tanong si Ella. Ngayon ko lang nabasa. Ilan po kayong lahat? Nasagot ko na kanina. Apat kami. And sino po pinakamatakaw? Hindi naman matakaw nanay ko. Siguro kaming dalawang magkapatid. Pero yung takaw na yun parang nababalance naman. Yeah. And proceed na tayo sa next question. And
ito yung tanong na sobrang hirap. Kaya hindi ko alam kung i-upload ko, i-film ko ba ito. And galing itong tanong kay tita ko, ilalagay ko dito. Paano mo bibigyan ng solusyon ng mga magulang mo kung ang anak mo ay ayaw nang mag-aral? Ito konektado sa akin kasi nag-stop nga ako. Is it true na right na isang bata na mag-aral at pag-aralin ng mga magulang? Pero paano kung ayaw nang mag-aral ng anak? Paano nga ba? Siguro kung ano na lang yung makakabuti sa anak nila, huwag na lang nilang ipilit kasi baka, alam mo yun, ma-force yung bata sa pag-aaral. Hindi naman, like, ang tawag na ito? Nakatingin ako doon. Hindi ko alam sasagot ko eh, kasi nag-stop nga ako. May reason din naman yun. Hindi naman ako nag-stop dahil gusto ko lang. Basta may reason yun. Hindi ko na kailangan sabihin kasi siguro nasa ibang videos ko naman yun. Nasa ibang Q&A ko naman na yun kasi tinanong din ng iba sa akin kung ba't daw ako nag-stop. And yun. Is it true na right na isang bata ng magulang? Pag-aralin. Yes, right ng magulang na pag-aralin tayo kaya i-grab natin yung opportunity and wag natin sayangin. Kaya ako sinayang ko yung opportunity na yun. Pero ipagpapatuloy ko rin, ko pa rin naman yung pag-aaral ko. Once na na-prove na yung visa ko and shing, lilipad na yun. Pagpapatuloy ko pa rin naman po kaya huwag kayong mag-alala na baka isipin nyo, hindi na mag-aral, mag-stop na talaga ako habang buhay, magtrabaho na lang ako, ganun. And ayun, sana nasagot ko po ng maayos yung tanong nyo and proceed na kayo sa next question. Sana tayong dalawa sa huling pagkataon na ikay magiging aking. Diba? Namatay kasi yung ano, yung netbook andun lahat. Doon ko tinitignan yung mga tanong nyo. Kaya, antayin natin mag-open at babalikan ko yung mga tanong nyo, matitinding tanong nyo at mga gusto nyo malaman sa pamilya ko. At kung mapapansin nyo guys, bakit ako naka-block? Hindi naka-open yung ano ko ah, yung ring light dito. Kaya medyo madilim. Ba't ako naka-block? Tapos naka-block ulit ako sa isang video ko. Dalawang video yung finilm ko ngayon and para may mapanood kayo. Pero hindi ko sila sabay i-upload. Sadyang parehas lang talaga yung damit ko at sabay ko silang finilm ngayong araw na to. And ayun, lalakasan ko na lang yung boses ko kasi baka may naririnig zzzz, nagkaganon dun sa baba. Dun basta dun sa baba. And ang tanong is galing kay Kayla Marie Francisco. Ilan kapatid ang meron ka? Isa po si Jake Markey. And yon. Ang dami nagtatanong kung may kapatid pa ako. Yon, thank you sa tanong mo. Shout out sa iyo, Kayla. And second to the last question, galing kay Rose Ann Ramsey, ilalagay ko dito. Gaano mo i-rate ang rate ang pagmamahal mo sa family mo? Basta hindi yan matutumbasan ng ibang tao, hindi yan nababase sa rate basta mahal ko yung pamilya ko, yun na yun. And second na tanong niya, ano ang best moment na never mong makakalimutan with your family? Isa siguro yung dibu ko, hindi man kami kompleto pero andun yung mga mahal ko sa buhay, pamilya ko, pinsan ko, tita ko, magulang ko, kapatid ko, andyan silang lahat. So isa siguro yon sa pinaka the best na moment ng kasama ko yung family ko. And yung last na tanong niya, ano daw yung favorite na gawin namin ng family ko? Kumain, gumala, lalo na yung mama ko, magalang tao. And yon, kumain, mag-travel yan, magbiyahe. So, kahit 24 hours magbiyahe, walang katapusang magbiyahe, ganyan. And punta na tayo sa last na question nila. Galing naman to sa kaibigan ko, sa kaklase ko dati, na napaka-supportive din sa pag-YouTube ko, kay Laika. Ilalagay ko yung tanong niya dito. Ang unang tanong niya, kung may pipiliin ka between your mom, your dad, na i-treat using your first sweldo, who would it be? Sino nga ba? Hindi ko na pagpipilian yung dalawa, siguro ititreat ko yung buong pamilya ko, yun na yun, kasi isa sila sa mga inspirasyon, nag-motivate sa akin para mag-start ng YouTube at para magtuloy-tuloy. And second na tanong niya,
You said na Papa's Girl ka sa second Q&A video mo, yes? Video? Sa tingin mo, anong ma-feel ng mama mo if napapanood niya yung video mo? Siguro, hindi ko alam kung pinapanood ng nanay ko yung mga videos ko. Anong na-feel niya? Siguro, accepted naman niya kasi napapansin niya naman na close kami talaga ng papa ko. Sa kanya agad ako lumalapit, ganyan. Pero minsan naman, mas close kami ng nanay ko pag usapang babae na, yung usapang pagkain, damit, mga ganyan-ganyan. Pero pag sa mga tatay ko naman, about sa love life, iyak-iyak, ganyan, advices sa tatay ko kaagad. Kaya maiintindihan niya naman siguro kung yung tatay ko yung pipiliin ko kasi napapansin niya naman siguro na close kami, ganyan. And sa last na question niya, sa tingin mo, huwaran ka bang kapatid o ate? Yes, I am. Hindi ko man maparamdam, hindi ko man mapakita, pero sa tingin ko, oo. And dito ko natatapusin ang third Q&A na video natin. So, ayun guys, thank you sa mga nagtanong, mga nag-ubos na naman ang oras nila para mapanood ang video na ito. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, don't forget to subscribe and hit the notification bell button. Excited to be notified every time I post a new video. And kung may suggestion pa kayo, and mag-comment kayo for our fourth Q&A video kung ano namang topic ang isusunod natin at kung ano pang gusto nyong malaman sa akin. And see you on my next video guys. Thank you for watching. Bye!